Magandang hapon mga kuya. Ayan, ako po ay magsisimba ngayon. At pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang tamang reliyon. Samahan niyo ako sa aking dahil ngayong maghapon. Actually, hindi naman maghapon. Tapos, 4 na lang hapon. Kaya magsisimba ako. Tapos, 4 or 4.15 ng hapon dito ngayon. Tayo ay magbabas. Mula dito sa aming accommodation sa Abualipa. At dalawang sakay ng bus. Ang pamasahe ay unang bus is 200 pills. Tapos second bus is 300 pills. 200 pills more or less 30 pesos. Meron namang taxi diretso doon, diretso sa simbahan, sa city. For dinner ang bayad. For dinner is 600 pesos. So magbabas lang tayo, wala tayo taxi. Naparating na yung bus. So kuya, samahan niyo ako sa dun hospital. Maya brother. Maya. This is our driver. You're from brother? India. India. What's your name? Kalim. Say hi Kalim. Kalim say hi. Hi. Yes, sorry. I forget ticket. Nakalimutan ko yung video. Last video ko, hindi tayo nagsasalita dun sa taas. Sa ito. Try, wala kasi tayong mic, kaya hirap kumuha ng video. Ayan. Ayan, nakaupo ko lang. Kanina, pinangako ko sa inyo na may pag-uusapan tayo. Ano nga ba yung tamang reliyon? Hindi ako pastor o hindi ako pare, ha? So, ang sabihin sa inyo, may mga kapatid akong Iglesia ni Cristo. May mga pinsan din naman akong born again. Catholic ako, pero naka-attend ako sa mga simba nila, sa mga simbahan nila. Para sa akin, yung mga Iglesia ni Cristo, sila yung tipong mga tao na formal, maayos. Iba sila kapag ka nagsisimba, kapag nagsasamba sila, kailangan complete attendance, naka-formal ng damit. Hindi sila nagsisimba na kung ano na yung suot nila. Pamangkin ko, ate ko, kuya ko na Iglesia ni Cristo. Formal sila, disiplinado, saka talagang mga seryosong tao. Sariling opinion ko lang to, ha. Nakapag-attend na rin ako sa kanilang mga pamamahayag. Lalo sa probinsya namin, sa Mindoro, likuran lang ng bahay namin, yung kanilang kapilya. Yung pagiging Iglesia ni Cristo nila, nadadala nila sa, sa personal nilang personalidad nila. Sariling opinion ko lang to, ha. Lang biblical base. Siyempre may kapatid akong Iglesia ni Cristo at may mga kaibigan din at classmate din akong Iglesia ni Cristo. Kahit dito sa abroad may mga katrabaho akong Iglesia ni Cristo. Talagang mga ano sila, mga tipong seryoso. Masyadong formal. Ganyan klase sila mga Kristiyano. Ganyan ang mga Iglesia ni Cristo.
para sa akin ha. Maraming beses na rin ako nakatayin ng pagsamba nila. Talagang sinabi sila, hiwalay ang babae sa lalaki. At pag una kang dumating sa kapilya nila, sa unahan ka uupo. At meron silang mga volunteer na mag-a-assign sa'yo o mag-a-assist sa'yo sa loob ng kapilya nila. Pag oras ng pagsamba nila, hindi nagkukwentuhan sa loob. Lahat sila may mga may kanya-kanya silang role na ginagawa sa loob ng kapilya nila. Hindi lang sila parishioner o attendee na para magsamba. Hindi po pwedeng hindi sila makapagsamba. Tinatawag nila na ano, pag ilang beses kang hindi nagsamba o hindi ka naging active sa kanila, pwede ka nilang itiwalag. Ang galing, di ba? Mahigpit sila pero sa tamang paraan at sa tamang dahilan. Yung mga kapatid naman nating born again, sila yung may mga malalambot na puso. Madaling lapitan, madaling makagaanan ng loob. Unlike sa mga iglesia ni Kristo, parang dun, sila yung mga tipong taong seryoso. I-compare naman sa mga born again, sila naman yung mga malalambot yung puso. Karamihan sa kanila mababait. Ang dami kong kaibigang born again. At hindi lang sila ang naging kaibigan ko, pati yung buong pamilya nila naging kaibigan ko. Madali silang makagaanan ng loob. At pag nagsimba ka sa kanila, talagang mararamdaman mo yung saya. Para kayong matagal yung magkaka-close. Andun yung praise and worship, sasayawan kayo, kakantahan. Para ang dali nilang approachable ba? Masyado silang mababait. Sa iglesia ni Kristo, mga seryoso sila at mababait din siyempre. Pero sa mga born again naman, seryoso rin sila pero hindi sila ganun kaseryoso. Siya, hindi ko ma-explain pero siguro naiintindihan ninyo. Ganun sila, ganun yung mga born again. Madaling makagaanan ng loob, palakaibigan, masiyahin, at siyempre formal din. Maraming beses na ako nag-attend sa yung way ng pagsimba nila. Sa Pilipinas pa lang, kahit dito sa abroad, nakakapag-attend rin ako. Ano mo masama dun eh, open-minded naman ako. Kung ikukumpara mo siya sa mga iglesia ni Kristo at sa mga kapatid nating born again, sila yung mga tipo ng tao na ang iglesia ni Kristo, sila yung tipo na hindi mo mabiro. Pero marami akong kaibigan na iglesia ni Kristo, nakakabiroan ko naman. Pero yung mga born again naman, sila yung tipong masiyahin. Parehong formal at mababait. Pero yun nga, ganun sa sariling opinion ko lang ha. Yun ang pagkakaiba nila. Masyadong seryoso yung mga iglesia ni Kristo, mga kapatid nating iglesia ni Kristo. At yung mga kapatid naman nating born again, mga ano naman sila, mga masiyahin naman. Yung opinion ko naman para sa mga kapatid nating Katoliko, sila naman yung mga tipo ng tao na formal at masiyahin. Seryoso at masiyahin. Kung yung kapatid nating mga iglesia ni Kristo, sila yung formal at seryoso. At yung mga kapatid naman nating born again, sila yung mga formal at masiyahin. Ang mga kapatid naman nating Katoliko, sila naman yung mga seryoso at masiyahin. Pinagsamang iglesia ni Kristo at born again. Disclaimer lang, sarili opinion ko lang to, ha? Baka may magalit sa akin. Yan lang naman yung napapansin ko sa ang Katoliko. At Katoliko ako, pero open-minded naman ako sa mga relihiyon ng mga kapatid nating Kristiyano. Kasi may kaibigan din akong Muslim at marami akong kaibigang Muslim at mga mababait sila. Hindi sana maging division yung ating mga paniniwala o ating mga relihiyon. Kailangan lang is respeto sa bawat paniniwala, respeto sa bawat relihiyon natin. Hindi naman natin kailangan mag-away-away.
pag di nga ako nakapagsimba, para akong ano, para akong... Parang napukulo ka ng konsensya. Nilalag na. Parang ano, parang may kulang. So yun lang mga kuya, personal kong comparison between Iglesia ni Cristo Brothers, Catholic at Born Again. Yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, formal, mababait at seryoso. Yung mga Born Again, sila yung mga seryoso din, mababait syempre, at masiyahin naman. Formal at formal din syempre. Yung mga sinasabi ko. Pero siguro naiintindihan yung punto ko, di ba? Mga masisiyahin sila at madaling makagana ng loob. Katoliko naman, kagaya namin. Ako, katoliko ako. Formal, masiyahin, at madaling makagana ng loob. Parang pinagsamang Iglesia ni Cristo at Born Again, di ba? Personal na opinion ko lang to. Base lang ito sa mga nakasalamuha kong kapatid natin Iglesia ni Cristo at Born Again Christian. Hindi dapat magkahiwalay-hiwalay. Dapat sama-sama. Yung nagkakaisa kasi pare-pareho nga tayong Kristiyano eh. We are in one hand of God. So, respeto sa paniniwala ng iba. Respeto sa relihiyon ng iba. Walang dapat pagtalunan. Ayan, mga kuya, dito nga tayo sa simbahan. At magsiserve pa kasi ako eh. So, andito na ako sa simbahan. Magbibihis lang ako. Tutulong ako sa mga kasama ko sa service team ministry. Sige, see you, kuya. At yun na nga, mga kuya. Nakabihis na ako. Ready na ako mag-serve at magsisimba at the same time. So, yun lang, mga kuya. Wala namang tama o maling relihiyon. Ang importante, meron tayong respeto sa kanya-kanya nating paniniwala at kanya-kanya nating relihiyon. Respeto lang, wala nang dapat pagtalunan. Malaki ang magagawa nito sa atin pag may respeto tayo sa ating mga kasama. Ayan, andito yung mga kasama ko. Andito yung aking mga kasama. Ayan. Ay naman dyan! Ayun. Hindi mo kasama ko kanina. Yung kumain si Kora. Simula na yung mass, so mamaya na lang ulit. Ano? Salamat mga kuya sa pakikinig sa panonood.
kuya. Salamat po, natapos na yung ating misa nitong Sunday. Salamat po sa mga nakinig at mga nanood na sumama sa akin kanina. Yun, pauwi na po ako. So yun, tungkol doon sa ating pinag-uusapan kanina, is wala naman tama o maling relihiyon. Ang importante, meron tayong respeto at meron tayong matibay na pananalig. Respetuhin natin yung paniniwala ng iba para walang gulo, di ba? Pinakamahalaga pa rin yung pagkatao natin na hindi tayo nangaapak ng ibang tao, hindi tayo nangaargabyado. Maging mabuting halimbawa, irespeto ang paniniwala ng iba at huwag na tayo magkumpara pa para hindi tayo magkaroon ng kagalit. Mamuhay lang tayo ng patas at wala tayong inaargabyadong iba, sapat na yun sa kanya. Walang relihiyon na makapagsasabi na sila lang yung maliligtas, na sila ang tama. Hindi totoo yun. Again, sariling opinion ko lang to. Ang importante, meron tayong respeto sa bawat paniniwala, sa bawat isa. Tama na yung kumpara-kumpara. Paano natin masasabi na tayo lang yung maliligtas, tapos sila hindi? Ang ugali naman natin ay hindi maintindihan. Yun nga, yung tatlo kong comparison between Iglesia ni Cristo Brothers, Catholic, tsaka mga born again, halos kung titingnan, kung papakinggan ninyo muli, halos pare-pareho lang. Ibig sabihin lang nun, pare-pareho lang tayo. Ang importante, marunong tayo magrespeto sa prinsipyo ng iba, sa paniniwala ng iba, at wala tayong inaapakan tao. Ayun na, pauwi na ako, kakababa ko lang ng bus. May lumampas pa ako. Pero okay lang, malapit lang. So wala na sanang debate, wala na sanang kami ang tama, kami lang ang maliligtas. Wala nang ganun. Naka-attend na kasi ako ng mga pagsamba at mga gawain nila. Ang tama naman ang tinuturo nila. Lahat yan sila, ang hangad nila, mapalapit tayo sa Diyos. The end of the day, tayo pa rin makakapagbigay ng destinasyon natin. Maging mabuting individual. Minsan nga, talo pa tayo ng mga taong hindi talaga nagsisimba. Yung wala, halos walang relihiyon, mas mababait pa sila at mas matulungin. Mas nakakaunawa ng realidad ng buhay. Salamat sa pagsama sa akin sa maghapon. Salamat din sa panonood. Sige kuya, sikaso po tayo pagpasok sa trabaho. Maraming salamat po. God bless.